Salon para ipatrim, I mean ipakalbo sila kasi nga naglalagas yung mga hair nila, so ang hirap linisin ngayon sa bahay kasi pag once na nagpapalit po ang panahon, so nagtatanggal din po yung mga hair nila, so kailangan po silang dalhin sa salon. Ayan o guys, dami niya. Talagang lahat, buong bahay. So, after nito, maglilinis kami ng bahay. So, I'll update you later kung anong itsura na ng mga aso ko. Magpapa full grooming yung aking mga aso. Umalis kami kasi nagpa-haircut yung two dogs ko. So ngayon, naalis kami for last iftar kasi bukas Ramadan na po. So, I'll show you later kung ano ang iftar namin. Okay?
kami pumunta for iftar. Iftar kasi ibig sabihin is tapos na yung fasting. So, mga 7 o'clock yun, pupunta kami sa mother-in-law ko. Bago kami pumunta doon is dumaan muna kami sa repairing shop kasi yung charger ng Mac laptop ko is nasira siya, as in natanggal yung ano niya, wire niya. So, ngayon medyo kailangan natin magtipid-tipid, hindi muna tayo bibili ng bago. Kung pwede pa siyang i-repair, papa-repair natin. Pero kung hindi na talaga, so kailangan natin bumili ng bago kasi first of all, hindi na ako makakapag-trabaho kasi hindi siya ma-charge. Second is, hindi na ako makakapag-edit ng mga videos ko para sa inyo. So, fingers crossed, sana magawa siya para maka-update na ako ng mga videos ko. So, update ko kayo kasi nandun na yung asawa ko. So, update ko kayo later. Bad news, hindi siya pwedeng ma-repair. So, bibili muna kami ng temporary na charger. Hindi original. Para lang makapag-charge. So, magagawa natin. Hindi tayo pwede ngayon gumastos dahil nga sa sitwasyon natin ngayon. Kailangan natin magtipid-tipid. Pero kailangan ko kasi siya sa work. So, kailangan ko rin isakripisyo yung konting pera para lang sa charger. Kaya, ayun, solve na. Solve. May curfew. Natapos na rin yung iftar namin sa mother-in-law ko. So, pauwi na kami ngayon. And, hindi naman sa, naka-mask naman kami. So, we are safe. Pero, kinakatakutan, most especially kinakatakutan namin dito is yung fine. Kasi, ang taas ng fine dito, no, pag nahuli ka, na nasa labas but curfew na. So, kailangan namin umuwi na nagmamadali na kami umuwi kasi it's 7:34 na. Kailangan dapat before 8 o'clock wala na kami sa kalsada. So, update ko kayo pag nasa bahay na ako mamaya. See you later!